mga kababayan, usap ulit po tayo. But before we continue, like and share lang po ninyo yung ating video ngayon. And click subscribe and hit the notification bell para updated po kayo ng mga kaganapan dito sa ating bayan. O ngayon, doon sa mga previous uploads natin, na pag-usapan natin yung pagpasok sa ano, sa VIP club ng Pilipinas matapos na pinapakita mga kababayan sa mga data na yung Pilipinas ay gumanda na po yung economic indicators for growth and tinawag tayo na best performing economies ng mga economic leaders ng mundo doon sa World Economic Forum. Sabi mismo yan ng announcement ng Office of the President ng mismong ating Pangulong Bongbong Marcos. So, kasama tayo sa tinatawag na elite club sa Southeast Asia in the ASEAN countries. So, naungusan pa natin mga kababayan, nalampasan natin yung Thailand, yung Singapore, yung Malaysia. So kasama natin sa elite group ng best performing economies yung Vietnam at Indonesia. So Vietnam, Indonesia, the Philippines. Elite club yung tawag kasi ito yung based sa data. Economic data mga kababayan, napakaganda yung performance ng economies. And this time, syempre yung mga dilawan, di ba maniniwala sa kwentong ito? Ang gusto nilang paniwalaan, mga kababayan, yung sarili din nilang kwento na masama yung naging pag-travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Davos, Switzerland. What? At ito, ano yung... ano lang siya, no? Pag waldas ng pera ng taong bayan, pag sayang lang. Yan ang gusto nilang marinig. Ngayon, may bagong press release po yung tawag dito. Presidential Communications Office. Ito yung laman ng press release po. PBBM. Philippines leading recovery, economic recovery, driving growth in Asia Pacific and whole world. Ito. Pakita ko po sa inyo. Press release. So ang ibig sabihin mga kababayan, yung pag-unlad ng ating ekonomiya, hindi lang ito noted dito sa ano. Hindi lang noted dito sa Asia Pacific region, kundi nangunguna siya mga kababayan sa buong mundo na. What? Lalong mapapataas yung kilay mga kababayan ng mga kalaban ng gobyerno ng mga dilawan. Maniwala man niya sa kwento ninyo, Mr. Maravillas. Hindi ko man siya kwento po. Galing ito sa Office of the President. Presidential Communications Office. Kaya nga niya, hindi kami naniniwala kasi self-serving yung kwento. Sila-sila lang. What? Galing nga sa mga leaders ng mundo, economic leaders ng mundo, and based on the data, galing sa kanila, yung ating Pangulo nagsasalita based sa sinabi ng mga leading economists. Kahit nga ako, halos hindi ako makapaniwala sa kwentong ito. Kaya lang, mga kababayan, nang i-analyze natin, sabi ko, malamang ito na yung sinasabi noon ni Apo Lacay, na yung ating ano, yung ating bansa someday mga kababayan, at ito na nga siguro yung panahon, will be great again. At yung buong mundo mga kababayan ay hahanga dito sa atin. Babangon tayo bilang isang
victorious country. Ano tingin ninyo? Ito na yata yung panahon ng ano, wealth for humanity. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, nakapagtataka yung special interest ng World Economic Forum sa Pilipinas na yung mismong chairman, si Charles Schwab o si Klaus Schwab, mismong inimbita yung ating Pangulo. At nakapagtataka din na rockstar yung dating ng ating Pangulo doon sa, ano, sa World Economic Forum. Welcome na welcome siya doon, pinapalakpakan, standing ovation. And we have, ano, we must remember, mga kababayan, na yung Switzerland ay very familiar sa atin because of the Swiss account. What? Hindi kaya ganun, mga kababayan. And after na matapos yung conference, comes now the announcement of the president, mga kababayan, na yung Pilipinas ay kabilang na sa elite, ano, elite club ng Southeast Asia. Hindi kayo nagtataka sa ganung mga statements ng ating Pangulo. Biglang pasok tayo, mga kababayan, right after lang ng pagbisita ng ating Pangulo sa Switzerland, Davos, Switzerland, attending the World Economic Forum. At yung pinakang mayayaman sa mundo, nakikinig sa ating Pangulo sa mga sinasabi. At doon, mismo mga kababayan, na sinabi ng ating Pangulo, anong tawag doon? Nag-soft launching siya ng Maharlika Investment Fund. Despite the fact na yung Maharlika Investment Fund na kontra ng mga nasa oposisyong dilawan, na ang sabi ng ating Pangulo, ituan niya yung magdadrive, anong tawag doon? Magiging driver sa economic, economic prosperity ng ating bansa. In of all names, di kayo nagtataga? Of all names, bakit ang pinili ng ating Pangulo, Maharlika? Maharlika Sovereign Wealth Fund. At nang i-announce ito ng ating Pangulo, despite the fact na hindi pa man ito approved, very confident yung ating Pangulo na it will be realized. Napakaganda yung ng pagtanggap sa wealth fund ng mga pinakang mayayaman sa mundo. What? Ano kaya sa tingin ninyo, mga kababayan, ang nasa likod nito? And afterwards comes now the statement of the president. Confident na confident siya. Sabi niya, pumasok na anya tayo. Sabi nila mismo, the best economists sa buong mundo, ang Pilipinas ay pumasok na niya sa elite club, the VIP club of best performing economists. Imagine that. Sa buong ASEAN. Di ba? Surpassing Malaysia, Singapore, and Thailand. Tayo, mga kababayan, yung Pilipinas ay kasama na sa VIP elite club ng Vietnam, Indonesia, and the Philippines. Kapon yun yung announcement ng ating Pangulo. And this time, hindi lang anya sa Asia Pacific. Yung ASEAN, iba man po sa Asia Pacific, mas malawak yung ASEAN eh. O yung Asia Pacific sa ASEAN, mas malawak po na territories or sakop na mga bansa. Kundi, ang sabi dito sa statement na pinalabas, press release na pinalabas ng Presidential Communications Office, buong mundo na daw po. What? Bakit ganun kabilis? Mga kababayan, leading economy na daw tayo, or hindi leading economy, leading in economic recovery
sa buong mundo, hindi lang sa Asia Pacific or ASEAN, kundi sa buong mundo. Ito mismo. Sunod-sunod, mga kababayan, yung announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ganun ka-confident sa kanyang mga declaration, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos? At itong data na sinasabi niya, itong statement na sinasabi niya, after na mag-attend siya, mga kababayan, ng World Economic Forum ng mga kabalot. Sabi ng mga ano, mga nagsusubaybay sa atin. Ano anya nangyari diyan kay Mr. Maravillas? 'Di ba yung World Economic Forum? 'Yun ang grupo na nagsusulong ng agenda ng mga kabalot. Bakit anya parang bumaliktad na? Hindi man po ako bumaliktad. The same pa rin yung aking pananaw, mga kababayan, dito. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, we cannot resist the unfolding prophecy. Ako po, yung paniwala ko, God is in control po kasi. The unfolding prophecy, mga kababayan, will continue to unfold. Unfolding nga eh. The events that are unfolding, parte po siya ng prophetic events na dapat na ma-fulfill. Hindi man pwedeng harangin ko yon. No one, kahit sino sa atin, be you are a leader of a country, you are the great pastor na nagpipreach ng gospel, hindi mo man pwedeng pigilin yung prophetic events. You have to believe that God is in control. All things will come to pass. Tama. Sabi nga, mga kababayan, all things work together for good for those who believe. Alam natin kung nasa ang side tayo eh. The Antichrist will take over kahit ayaw natin. Kasi nasa Bible siya eh. Pag hindi natupad yung pag-take over ng Antichrist, mga kababayan, ang ibig sabihin, di mali yung revelation. You cannot stop revelation. It is the revelation of events prophesied that will come in the last days. At parte ito pong World Economic Forum. Parte siya. The United Nations, the Pope, the leaders of the world, most of them, hindi man alam na unfolding prophecy siya. Sa kanila, nag-uusap-usap sila, including our president, nag-uusap-usap sila para pagandahin yung ekonomiya ng mundo, kasi nasa global recession po tayo. Yun ang nasa isip nila. Hindi man nila alam, mga kababayan, na sila is working with the global with the global agenda of world control. Hindi man nila po alam. Yan, mga believers, alam tulad ko. Pero kahit na alam namin, hindi man namin yan mapipigil. Hindi ko man yan mapipigil. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo, learn the gospel of salvation para makasama kayo doon sa rapture. For the takeover of the Antichrist, mga kababayan, will come very, very soon. Para kasama kayo doon sa Great Escape, the rapture of the believers. Tama? Gaya yung mga nanonood sa akin na hindi ako maintindihan kung saan ako nakalugar. God is in control po. Paano anya yan, Mr. Maravillas?
kausap pa palagi ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga kabalo, yun man talaga ang mangyayari po. We just pray na one day, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay maligtas yung kaluluwa para sama-sama tayo. Ngayon, going back dito sa balitang ito, ito na siguro yung panahon, mga kababayan, that this country will be great again. Tulad ng sinabi noon ng kanyang tatay. Sabi dito, the Philippines is leading the economic recovery and performance not only in Asia Pacific, but in the whole world. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita ninyo, buong mundo na po. The President made the remark in his arrival speech after his successful participation in the World Economic Forum in Davos, Switzerland. Our World Economic Forum engagement has enabled the many leaders and experts in government, in business, civil organization, and in the academe that were in attendance to receive the good news. Itong balita ito, hindi man galing mismo po sa bibig ng ating Pangulo, galing mismo ito sa pinunta niyang meeting, yung World Economic Forum. Kasi nandun yung mga data ng mga statistics tungkol sa ano, tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya ng bawat bansa. Hindi man ito po yung sabi-sabi lang kasi gustong sabihin ng ating Pangulo at tawag dito. Magyabang lang. Hindi po ganoon. This is based on data mismo. So sabi niya rito, ito nangyari after ng engagement niya dito sa mga leaders ng mundo, experts in government, in business, civil organization, and in the academe that were in attendance to receive the good news that the Philippines is leading economic recovery and performing not only in the Asia Pacific but also in the whole world. Leading country na po tayo sa economic recovery. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, ito yung gustong pagtakpan. Kaya sinisiraan siyang sinisiraan. Dinadownplay siya ng mga dilawan. Ayaw nilang mangyari ito. O ngayon, bigo na naman po sila. What? Kaya ina-highlight nila, ini-interview ng mga dilawang nasa mainstream media, yung mga kalaban ni President Bongbong Marcos para magsalita ng magsalita ng mga masasama, sinisiraan na sinisiraan yung travel ng ating Pangulo na isa lang pagwaldas at gusto lang na maging social climber. Paano maging social climber yung ating Pangulong Bongbong Marcos na dati na silang nasa taas? Kahit nung panahon, mga kababayan, na wala pa sila sa posisyon, hindi na bago yung status nila sa buhay, economic status nila sa buhay. Kilala sila sa buong mundo bilang may-ari ng mga Swiss accounts. Nagtaka pa kayo kung bakit talagang hinanap ni Klaus Schwab si President Bongbong Marcos para mag-attend. Kaya nga siya lang yung nag-attend dito sa Asia, sa ASEAN, siya lang. The rest of the leaders, hindi na kailangan na niya. Nandiyan niya si Bongbong Marcos yan eh. At sa buong Asia, dalawa lang sila. Bakit? Hindi man kailangan yung ibang mga leaders ng mundo. Ang kailangan doon talaga, si President Bongbong Marcos. Nag-gets na ninyo, mga anti-Marcos. Kaya laging bleeding hearts kayo eh. Lifetime na kayo na magiging bleeding hearts. Hindi na kayo makaka-recover. Kasi ito na yung panahon ng mga Marcoses to lead this country
Not even si, ano, si Inday. Yung mga Duterte, hindi po, wala silang papel dito. Ah, wala sila. Tumulong na lang sila. Yan ang rason po kung bakit, mga kababayan, si, ano, si GMA. Ekonomista si GMA. Dikit ng dikit kay President Bongbong Marcos. Alam nila eh. Kaya na nga yung mga senators po na dati hindi man kaalyado ng ating Pangulong Bongbong during the election, dumikit na po. Yung mga hardliner na dilawan lang ang patuloy sila na kumukontra. Wala naman po kasi lang choice. Kasi hindi na niya eh. Basa na yung ating papel. Di man tayo niya niintindihin eh. Secured niya yung ano? Secured niya yung kalagayan ni President Bongbong Marcos. Hindi man tayo niya niintindihin. Ignore lang tayo niyan. Pwede ba? Ayun, mga kababayan. Sabi rito, that the Philippines is not only driving economic growth, we are also helping mend the fissures that have fragmented the world of late. In doing our part to avert an economic crisis, the President pointed out, tayo ang maglilid. Bakit tayo? Of all nations of the world, ang isang bansa na tulad ng Pilipinas, ang maglilid, anong kalukuhan yan? Di ba almost unbelievable ang statement na to ng ating Pangulo? But he is very, very confident in declaring that this is the news anya from the World Economic Forum. Nag-uusap sila ni, ano, kayo na anya, ni, Klaus Schwab, kayo na, you're the best there. You lead. Sa buong Asia Pacific, and this time, with all your assets, and, stature, ito na niya yung sinasabi ng mga world leaders. The Philippines is the leading economy this time. The Philippines is leading the economic recovery pala. later on, leading economy na tayo. Hindi lang sa ASEAN, kundi baka sa buong mundo. Ano tingin niya pa? Kumbinsido o hindi kumbinsido? Anyway, bantayan lang natin mga kababayan kung ano yung mga mangyayari, especially dito sa pag naipasa na yung Maharlika Investment Fund. Doon pa lang, magtaka ka na, of all names, sabi ko nga, pwede man siyang pangalanan Pilipinas or Philippines Sovereign Wealth Fund, tulad ng Indonesia na Wealth Fund, Singapore Wealth. Why of all names? Ipinangalan, mga kababayan, sa empire, the Maharlikan Empire. Maharlika talaga yung pinili, mga kababayan, na this is the ancient name of the modern Philippines. Una, Ophir. The land of Ophir, Pilipinas. Then, here comes the name, Maharlika. Napakalapit sa Ophir. Di ba? Ophir, Maharlika, Pilipinas. And yung Sovereign Wealth Fund, pinangalan sa Maharlika, the ancient Maharlikan Empire, na siyang territory ng Pilipinas. Lumiit nga lang yung Pilipinas. Yung Maharlikan Empire, malawak siya eh. Sa Maharlikan Empire po, ay yung West Philippine Sea po, atin, in parts of China, atin,
stretching papuntang ano, malapit sa Australia in New Zealand. Ha? Parte yan, mga kababayan, sa territory, yung vast ano, stretch of territory, mga kababayan, Marlican Empire. Pinangalan po, Marlica Investment Fund. At pag narinig ninyo, mga kababayan, yung sabi ni Mrs. Marcos sa interview ni Mel Chanco na this is not anya for us. Hindi lang ito anya sa ating bansa. This is for the whole humanity. This is for the world. I-review ninyo po yung statement ni Mrs. Marcos. Kaya niya, gusto ko pang mabuhay kasi kailangan na niya maasikaso ito. And yun ating Pangulo, mga kababayan, tingnan ninyo kung paano siya nirerespeto ng mga leaders ng mundo. Kahit nga yung mismong si Xi Jinping ng China, ang unang inimbita, mga kababayan, for 2023, pagpasok mismo ng bagong taon, and in-invite niya si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, barkada ni Mrs. Marcos, si Bongbong Marcos. Yung China, mga kababayan, the former Chinese leader, barkada ni Mrs. Marcos. At afterwards, na bumisita nung, nakabisita na nung maliit pa si, ano, bata pa si Bongbong Marcos, na-establish yung relationship ng Pilipinas sa China. Kaya kalma lang tayo dito po sa mga conflict na to. Kalma lang tayo. Sa kanyang speech, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, the Philippine delegation was able to share our insight and experience in being a resilient, hardworking people, uniting in adversity and looking out for each other in crisis. Ayos. Sa kanyang ano, sa kanyang pagbisita, mga kababayan, sa Switzerland, the president highlighted the administration policies including the Philippine Development Plan, the 8-point socio-economic agenda, and various other policies and legislations that spotlight the economic reforms of the Philippines that have led to our sustained growth. It took the opportunity as well as to consult with our friends and partners in Davos on the Sovereign Wealth Fund. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na ang tawag Maharlika Fund, as a means for us to diversify our income sources and to generate various welfare effects to the Filipino people while recognizing that this is a collaborative work with experts and our lawmakers so that its final form is what we intend it to be. The discussion about the proposed Philippine Sovereign Wealth Fund, nang tawag Maharlika Investment Fund, Marcos said, was an interactive one wherein not only did we present our ideas on what the fund should look like, but we asked them, what do you think would be most advantageous for the Philippines? Imagine that. Parang yung nangyari po doon, nagdidikta na yung ating Pangulo na ang dapat niya, itong Sovereign Wealth Fund, kung papasok kayo as our partnership, dapat yung interest namin yung mauna. Can you demand kung wala kang ano, leverage? Wala kang hawak na tawag dito? Garantiya. Nakita ninyo? Ang dami siguro doon. Hula ko lang po, ano? Sa tingin ko lang. Ang dami doon na pinag-usapan na hindi man po natin alam kung ano yon. Sa kanilang lang yon. Siyempre, hindi lahat ng mga meetings nila doon sasabihin sa atin yung mga bagay lang na for public consumption. Di ba, mga kababayan? Remember that that Switzerland na siyang base ng World Economic Forum
yung lugar ng World Economic Forum, yun din ang lugar kung saan may deposit po yung under question. Di ba? Yung inahabol po, alam na ninyo. The president also met with various leaders including World Economic Forum founder and chairman emeritus Klaus Schwab, who the president said has become a dear friend of the Philippines. O, kita ninyo? Ang ganda ng mga balita ngayon. Anyway, before pa na lalong ma-excite kayo at ma-steer yung inyong imagination, baka lang gusto rin, taposin na muna natin yung kwento. Bitin na niya Mr. Maravillas. Next time naman, pag may lumabas na mga balita, pa-kunti-kunti lang para hindi tayo nasya-shock. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya. Sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax, ay hindi, Firmax. Neng siya, Red Mix Fruit Drink. Nalilito na tuloy ako. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.